So, welcome back to my channel, mga kahabi. Good morning sa inyo at pasensya na dahil ngayon lang ako nakapag-vlog ulit. So, bale, nandito ako sa Davao City, mga kahabi, dito sa bahay ng tita ko. At sa nakikita nyo, yan, nasa kwarto ako at mamaya lalabas tayo dito at ipapakita ko sa inyo yung kung anong meron dito sa bahay nila. So, yan na, without further ado. Let's go, mga kahabi. So, tara, mga kahabi. Lalabas na tayo. So, bali, dun yung sa likod ng bahay nila, may malaking pond dun. Pero, pupunta muna tayo dun. Tara. So ayan, may pond dito sa gilid ng bahay nila. At yung mga isda dito, mga flamingo na tilapia, yung may kulay, tsaka may normal na tilapia, tsaka may mga koi dito. Ayan. Tapos simple lang yung water filtration ni Kuya Abet dito. Nga pala si Kuya Abet, yun yung pinsan ko na nag-aalaga ng mga ornamental fishes dito. Siya ang may-ari dito. Yeah. So, bale, pupunta tayo dun sa likod, mga kahabi dito. So, may malaking aquarium siya dito, kaso wala ng laman. Tapos, meron pa dito. Tapos, yan. May aquarium pa. Tapos, dun. Yun. May mga aquarium pa siya dun. Kasi, nag-quit na kasi siya sa pag-aalaga ng mga ornamental fishes. Tapos, yung focus niya yung flamingo na tilapia. So, bali mga kahabi, ito yung pond nila dito. Yan. Sobrang lapad. Sobrang ang lapad ng pond. Tsaka, yun na nga. Tapos, mataas yung pond nila dito. Yan. Napakalaki ng mga tilapia dito. Tapos yun, may mga koi pa dito. Yan. Tapos, ito yung mga aquarium ni Kuya Abet dito, mga kahabi. Yan. Mga wala ng laman kasi, you know, parang napabayaan na niya. So, napakadami. Tapos, napakaganda pa nung stand ng aquarium nila. Tapos, sa ibabaw, may mga crickets. Nagkukulture din siya ng crickets. Yan. Tapos, ibinibenta niya dun sa mga pet shop. Yan mga kahabi. Yan, crickets. Meron pa dito.
Tapos dito sa likod mga kahabi, may pond din siya. Tapos ito yung water filtration ni Kuya Bet dito. Water filtration ng pond dito. Ito yung water filtration niya. Napakalaki at napakadami ng gallons dito. Ayan. Ayan mga kahabi. Mula doon yung tubig. Punta dyan. Saka dito. Ayan. Tapos connect dito. Connect dyan. Dito. Hanggang dito mga kahabi. Dyan. Papunta doon. Pabalik. So yun. Ito yung water filtration niya. Tapos dito, may mga pond siya dito. Tsaka may mga aquarium na rin. Yan. Tapos, yun nga. Dito, may lobster siya. May lobster si Kuya Abit dito. Nagbe-breed siya ng lobster dito. Ito. Kaso, di masyadong klaro mga kahabi kasi nagtatago yung lobster. Tapos dyan, may mga blue moon datis. Tapos dito, plate ko lang meron yan. Dyan, walang laman yata dyan. So, at sayang at nag-stop siya sa pag-aalaga ng mga ornamental fishes. Napakadami pa naman ng mga aquarium niya dito. Tapos, ito yung mga lalagyan ni Kuya Abet dito. Ito yung mga super worm niya dito na nag-cultured siya. Yan. Itong mga box na to. Yan. Ito. Tapos meron pa dito. Yan, lahat. Tapos papakita ko sa inyo kung anong laman. Yung super worm. So, yan. Super warm mga kahabi. Yan. Kita nyo. Tapos dito meron pa. Yan. Tapos dito. Napakadami ng super warm. Bali si Kuya Abet, nagsusupply siya ng ganito dun sa pet shop. Deliver na yata ito. Yan. Tapos meron pa dito. Yan. Halos lahat ng lalagyan mga kahabi meron. Yan. Tapos ito yung mga parents ng mga superworm mga kahabi. Yan. Ikita nyo yan. Yan. Pinapa lay niya muna ng eggs dito tapos after ng ilang days tinatransfer niya itong mga parents ng mga superworm, ililipat niya para di makain yung mga egg. So yun, meron ka dito. Yan. Every each box may mga superworm mga bali yan yung pinopocus ni Kuya Abet muna. Nagsusupply siya ng mga superworm sa every pet shop dito sa Davao City. So yun mga kahabi. So iba rin yung box dito. Tsaka dun may box pa siya. Tara punta natin. Tingnan nyo yung area ni Kuya Abet dito. Nila Tita Emma. Napakaganda mga kahabi, may mga orchids. Tapos dito. Yan, same din yung box. May mga superworm din dyan. Tsaka may mga rabbit din sila dito. Yan. Tapos may mga aquarium pa si Kuya Abet dito. Ito. Sayang, kasi di na nagagamit yung mga aquarium ni Kuya Abet. Thank you.
yan, mga superworm din. Napakadami ng superworm niya. Bali, yung superworm, mga kahabi, pwede siyang ipakain sa fish. Tsaka pwede rin naman sa mga reptiles, yung mga lizard, yun. Tapos dun sa mga tarantula, dun pwede niyong ipakain itong superworm na to. Kaya sa pet shop, maraming bumibili ng ganyan dun. Yun, may mga rabbit pa dito. So yun, mga kahabi, no? Ito yung area ni Kuya Abit dito. Sayang dahil di natin naabutan yung pag-aalaga niya ng mga ornamental fishes. Nagbe-breed din kasi siya ng mga angelfish, peacock bass. Basta maraming klase sa mga freshwater na mga isda na try na niyang i-breed lahat. So yun. So yun, mga kahabi, shout out na muna tayo ngayon. At yun nga, naalista na yung mga name ni dito at isa-shout out ko na kayo. So let's start. So shout out kay Jurel Chris Inan Bunani, tapos kay Ace Tabernal, Jaco Flowerhorn, Don Panatico, France GB3 from Liloan, Cebu, Pretz Bilyo, Sido from Malita, Gapigang PH, Always Newbie, Art Paul Dalmasio from Nabotas, About Lai, Lance Zero Pistano, Herman Jr., Papalus 101, Alex Gamboa, Peter Peramidi, Dave Ala Legaspi from Albay, Bin Digno, Naitan Di Guzman, Ricuso Florino, Gears DG, JZBY Aquatics, Noskill Fortress, Crazy Bone, Bornex Salves, Chud, and Huge Ivan, and Aljun Makalinaw from Mangagoy Bislig, at Eric Palmares from Davao Cumbal, tapos Robert Satorio Quintes. So, kay Boyet Igama, Binben Ada, at saka kay Brixton Step, at Sean Rafael, at Jumjum Lagroma, at kay Marjun Chu Sandico. So yun. Tsaka shout out din nga pala kay Jeric Sales, isang kaibigan B. Tapos ko na kayong i-shout out. So happy peacekeeping sa inyo, at huwag niyong kalimutang mag-like, comment, and subscribe kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko. At yun na nga, update na lang muna kasi susunod, may i-upload pa akong vlog. So, see you on the next video, mga kahabi. Peace out!